So ayan guys, hello ulit. Ngayon na lang ulit tayo makakapag-video. Ngayon lang ulit makakapag-upload. Kasi nga nagkaroon kami ng problema noon na matagal. Si inay kasi ulit ay pina-hospital namin sa Maria Estrella sa Calapan. Private hospital yon. Kasi diba, meron siyang sakit sa kidney, sa sugar, sa uric acid. Lahat na halos buong katawan na. Tapos nakitaan pa siya ng crack sa kanyang likuran, yung buto sa likuran, kaya palaging sumasakit yung kanyang likod. So ayun, sobrang hirap, tapos sobrang laki ng nagastos, kaya medyo natagalan din ako bago nakapag-upload ng video, kasi syempre mas inuna namin yon. Kaya ayun, sobrang hirap din. Sabi naman kasi noon ni inay sa amin, ayun yun na magpa-hospital, kasi nga bukod sa malaki daw yung bayaran, ang hirap din ang kanyang kalagayan sa hospital. Mahirap din daw pag nandun, sobrang dami na kailangan, tsaka magalaw din kapag mga tuturukan, ititest kung saan saan pinapasok sa CT scan. Sobrang hirap. Ayun nga lang ang problema. Sabi nga niya, hindi naman daw siya agad mamatay. Hindi rin nga agad na mamatay. Hindi, lagi nandito sa bahay nakahiga. Alam nga naman ding panoorin na lang namin lagi nandun nakahiga. Hindi naman siya pwedeng supakan lagi ng mga herbal, kasi nga hindi na rin magsakto sa kanyang kidney. Pag may complication kasi sa kidney, talaga marami na rin mga halamang gabot na hindi umari. Although yung sambong tsaka lago din, nakakain naman siya kasi kuha na rin ng doktor sa kanya, pwede daw yon. Ang hirap din pala pag ganun, no, sobrang dami ng sakit, kaya talaga hanggat bata tayo, no, alagaan na rin natin yung kalusugan natin. Kasi pag dumating tayo sa time na kailangan na magpa-hospital, grabe, sobrang laking gastos. Malaking pagsisisi. Imagine, gumastos kami doon ng 60,000, 67,000 sa hospital. Eh kung hindi naman kami gagastos ng ganun kalaki, pababayaan naman namin sa inay na nakahiga na lang lagi sa katre, pagulong-gulong na lang, datnat panawan. Tapos ako din lagi yung kasama ng inay sa bahay, kasi nga ako yung bunso. Ganun pala yung pagbunso, no? Ikaw lang yung kasama sa bahay, hindi ka pwedeng umalis. Pwede namang umalis, yun nga lang, kung kaya mong tiisin yung magulang mo na nasa bahay lang, ganun yung sitwasyon, pwede naman. Pero ako, I can't do that naman, since malaki naman yung namin sa inay nung nag-aaral pa lang ako. Imagine, wala akong tatay, pinakayari ako ng college, puro sa inay lang yung gumapang para na makapasok ako. Ayun, ang hirap din tiisin na aalis ka ng ganun. Nandito nga pala ako ngayon sa bukid, may daladala akong gulok, kasama yung aking aso. Nasaan yung aso? Indus-dusin dati, ano? Malaki na siya ngayon. Ito ngayon sa bukid, tayo maghahanap dito kahit mga palapa, panggatong. Ayun, ito yung bagong kalsada ginagawa dito sa amin. Papunta siya sa kabilang barangay. Ayun. Doon nyo naman yung bayan, yung kita nyo ba? Ayun, yung maraming building na yun. Sa bayan na yun, medyo malayo lang siya dito sa amin, kaya hindi rin siya basta maabot. So dito lang kami palagi. Ito yung bagong ginagawang kalsada. Puntahan nga natin. Ngayon ko din lang siya mapupuntahan ulit, kasi lagi ako nasa bahay. Mukha namang maganda dito. Eh! Ayun, ang ganda ng ganda ng view. Look at that. Parang nasa ibang ibang planet. Parang nasa Mars. Hey! Ito sa papunta sa Bangin. Yaw, ang taas. Agad ako may drone dito. Ayun. Kita nyo ba yung bahay na yun? Kabilang barangay na siya. Kasama pa rin siya sa barangay namin, kaso medyo malayo na. Ayun, ang layo. So ayun, babalik na ulit tayo sa bahay dahil wala lang. Namasya lang tayo dito sa kagubatan. Ayaw ko kasi mag-vlog ng mga ganang bagay pag nandun kaharap sa inay. Parang nakakaawa. Baka kasi isipin niya na manliliit siya sa sarili niya, na siya yung nagiging dahilan kung bakit hindi ako nakakalayas. Ganon kasi minsan iniisip ni inay, laging huwag daw siyang isipin. Pumunta daw kami kung sa namin gusto, huwag siyang alalahanin. Siyempre, ang sama naman nung ganon. Baka mamaya sumama na naman yung kanyang loob. Mahirapang huminga dahil sa amin kakaisip. Ganon daw kasi huwag daw siya masyadong stressin, sabi ng doktor. Eh, may mga problema talaga na pwedeng hindi niya malaman. Ayun, sumasama yung pakaramdam, nahihirapang huminga. Tapos ang ending, yun, sumasama na naman yung lasa, hospital na naman. Eh, sa dami naman namin magkakapatid, di ko naman sila kayong pigilan kausapin si ina at magsabi sila ng problema. Ang hirap din, no? Medyo malapit na nga pala dito yung bahay namin. Ito yung nyugan, dito kami nangangahoy. Nakikita niyo yung mga nyug na yan, yung kalsada na yan, yung mga saging na yan hanggang dyan, lahat yan, hanggang doon sa kaloob-looban, lahat yan, hindi yan sa amin. Wala kami pagmamayari dyan. Pero yung bahay na tinitirika ng aming bahay, yung lote na tinitirika ng aming bahay, tsaka yung mismo yung bahay sa amin na, mana yun ng aming tatay.
maliit lang naman pero at least sarili naman. Hindi katulad sa iba na gumagastos pa, nagre-renta pa para lang magkaroon ng bahay at lote. Pero sa amin, very lucky na rin kami. Kahit pa paano meron kami sarili, kahit na gurang-gurang yung bahay. Ito nga pala yung malaking puno ng sampalok dito sa amin, sa likod ng bahay namin. Tinanggal na siya kasi ginagawa tong kalsada. Ano rin kasi, tatabog din siya dito. Tapos ito yung aming mga solar street light. Meron na rin siya ngayong bakal na poste. Bale, hiningan siya ng aming konsehal dito para, ayan, nalagyan na siya ng bakal na poste. Wala na siya sa kahoy, kaya medyo matibay na rin. Ang akin na lang dito ay yung mga solar street lights. Hanggat doon sa baba, polo street lights na yan. 6 na solar street lights yata na yun. Ayan. Matibay na rin kasi bakal yung poste. Kaya kahit bumagyo, umulan, di siya tatabag. Diba? Salamat sa konsehal namin. Iboto nyo. Uy! And update na rin nga pala tayo dito sa ano na to, DC or solar water pump na to. Matagal na rin siya, na namin siyang ginagamit. At siya dito is, hindi naman siya waterproof, is splash proof lang. Alam niyo kahit umuulan siya dyan, kahit bumagyo, mainitan, wala, gumagana pa rin. Ayan o, meron lang siyang crack dito kasi nabagsak siya. Pero until now, gumagana pa rin yan kahit nauulan nandyan. Hindi naman siya waterproof. Huwag lang siya ilulublob sa tubig, okay naman. Tapos siya is naka 12 volts, ito yung kanyang wire, ayan o. Papunta dyan sa taas, yung wire naman papunta dito sa loob, doon sa solar setup sa loob na sa 12 volts battery. And ngayon naman, yung i-giveaway naman natin ngayon ay hindi basag na solar panel, kundi yung solar panel na gumagana pa. Eto, tatagtagin ko muna sa power station kasi ginagamit ko siya ngayong katanghaliang tapat dito sa aming power station sa loob. Eto, hilahin ko lang din eh. Uys! Ayan. Ito yung solar panel na ibibigay ko sa kanya ngayon. 20 watt solar panel module. Ito yung kanyang rating sa likuran din eh. Babasa nyo ba? Ayan. Ito ay solar panel ng GDTEC na power station. Yung para siyang NSS. Yun nga lang ay hindi ko siya nagagamit doon sa power station kasi nilagyan ko siya ng 60 watt solar panel. Ito naman ginamit ko doon sa ibang power station namin na maliliit. So ngayon ito yung papag-giveaway lang natin ngayon. Si Sir Chris Dagsel kasi palagi siyang nag-share yata, nagko-comment lagi dun sa aking mga videos sa Facebook, sa YouTube, kahit sa TikTok. Nakita ko siya abot dun talaga sa TikTok. Ganito yung itsura ng kanyang likuran. Yung kanyang dulo na wire, meron na siyang plug dito na pang direct sa power station. So plug and play na rin to. Hindi niya na kailangan bumili pa ng wire. So eto na, inaipake ko na siya. Kaso nga lang medyo malaki yung pagkapake ko. Siguro malaki yung shipping pin ito. So okay lang, dadalhin ko na ngayon siya sa Flash Express sa bayan. So yun lang guys, dadala ko na yung ating pampag-giveaway ngayong araw dun sa Flash Express sa bayan. So see you na lang ulit sa next upload. Ayun.